Good day guys. So ito. Maulan. Ayan, dito yung suki natin. Suki ng vlog. Ayan. Ito yung binaba natin ng pinalitan natin lower suspension bushing. Ngayon may issue na naman siya. No? So meron na naman siyang problema about sa pagputok ng fuse. So, maulan ngayon. Buti humihinto, no? Asan na? Saan yung mga piece mo? Dalawa. Yan, tukutok yan. Dalawa. Yan. Banda yung piece, oh. Ha? Dala na ako ng bala. So, kada palit, fuse pumuputok. Mga 3 minutes daw pumuputok. Yan. So, ito. Ang nawala sa kanya, aircon, no? Walang hangin yung blower sa harap, walang blower sa likod. So, wala ring engagement yung compressor. Pero kung titignan, kasi pinacheck ko sa kanya, sabi ko sa kanya, number one, check mo dyan pag may nawawala. Siyempre, fuse. So, tinek niya lahat ng fuse. Ang pumuputok sa kanya ay ito. So, yung heater, tapos nakalagay rear wiper sa heater. So, tataka ka bakit heater pero aircon ang nawawala, no? Nawawala yung blower sa harap, likod, pati yung relay ng compressor, hindi gumagana, at sa condenser, no? Ayan, kada kabitan niya ng fuse, ilang segundo, pumuputok. Yan ang tanong ngayon. Nasaan ang issue? Huh? Hanapin natin. Suki. So, si Alas TV, no? Ito, may vlog din yan eh. No? About sa mga rides. Ngayon, itong issue na to, subukan natin tsambahan. Sabi nga. Sa tsambahan natin yan, kailangan yan na kailangan natin gamitin dito yung ating malawak na experience sa pagtsatsamba. So, tsamba na mahalagay, heater, tapos rear wiper. So, ang una kong titignan dyan, parang din na natin patagalin kasi maulan ngayon, no? Ano ngayon, September 5? Maulan. So, may bagyo. Singit-singit lang tayo ng trabaho. Singit natin to para makabiyahe. So, ang kailangan natin una, screwdriver. Saan tayo pupunta? Ito tayo. Ayan. Ang likod. Ayan. Tatanggalin natin itong tail light sa kanan. Sa passenger side. Hulaan natin baka nandito. May nararamdaman kasi akong ano dito eh. Heartbeat. Kibuloy, it's not you. May nakamdaman ako heartbeat dito. So, kaya natin, no? Partida, wala pang radar yan, ha? Yung mga bolt na yan, hindi nyo na kailangan hugutin kasi may plastic yan. Malalaglag lang. Yan, nalaglag na. Okay. Dito may mga socket. Halika. Yan. Kung makikita nyo, ito yung wire. Paakyat sa taas. Wala pang dumi. Paakyat yan. At dito. So, ayun. So, ayun yung papunta sa pinto. Kasi ang suspect ko dyan, nandito sa likod, no? So, hanapin natin yung socket sa loob. Pagkakotin natin dito. Yan yung mga, kita ba? Yung mga socket na yan. Tanggalin natin. Ito, reality to, ha? Hindi ka kayo kagaya ng iba nagbablog dyan na. Nakita na bago. Video. Ito, actual yan.
So tatlong socket yung tatanggalin natin dito. Na yan, actually inuulaan ko lang kung saan. Tsamba lang to, tsamba. Inuulaan ko kung saan pipindutin yung socket. Yung ingat lang kasi matalas yung mga iero dito. Sana. Oh my god. Mahirap eh. Yan. Okay. So ngayon natanggal na natin yung mga socket. Paakyat yan dito, no? Paakyat yan dyan. And then papunta dito sa tail light. Supply na itong mga to. Yan. So yung supply papunta sa kabila, dun sa left side. Dun na yan dumaan sa ilalim. Nandito yan sa ilalim nito. So walang supply na galing sa harap papunta doon na dumaan dito. So itong bugkus ng wire na yan, paakyat lang yan dito, papunta dito sa back door, no? So ito yan, yeah. Turo ko pa kaya kung ito mga to. So ito paano ito? Defogger, yan yung orange na yan. And then ito, socket na to. Ito yung sa wiper, no? So, ito yung sa mga ilaw. Okay, chamba lang yan, ha? Tayo sigurado dyan. So ngayon, palitan mo yung ano, yung fuse. Okay, so lalagyan natin ng fuse dyan. Tignan natin kung puputok. Ayan, mabuti na ikasama yung panahon. Ayan, ha? Ah, pansarin mo. Tignan natin kung puputok pa yung fuse. Yun. Engage na. Umangat na yung minor. Ibig sabihin, gumagana na. Yun. So, abangan natin kung puputok. Ayan na, ayan na, ayan na, ulan. Ayan na, ulan, 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 ulan. Sabi natin yung ilaw, baka magkakalabit. Ha? Ayan. Baba mo lang. Ha? Baba mo lang. Baba lang. Ayan guys, so inulan na namin kami. Ayan. So abangan natin kung puputok pa yung fuse ng wiper at heater. Ha? Ayan na. Tayo sa labdambang. Ilang minuto lang? Wala bang 3 minutes yan eh, o 3 minutes? 3 minutes? Ayan na. May 1 minute na yata eh. So 8:13, tingnan natin. Malamig ha? Malamig. 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 Talagang comfort yan. So hindi siya makabiyahe. No? Walang aircon. Baliktad yung nagmo-moist, no? Nagmo-moist sa loob. Eh makita niyo 'yan. Ah, ang moisture niya nasa loob. Sa labas. Baliktad. Dapat nasa labas yung moisture. Hindi ko makikita niya pagpunta niya dito. Ah, wala talaga siyang aircon. Okay, so singit lang natin yung trabaho. Importante makabiyahe ito, no? So as of now, hindi pa siya pumuputok. So malamang natsambahan natin na ang issue is nasa likod, nandun sa wiring or sa mga piyesa sa likod, no? So yung ganyang issue, kaya kung makikita nyo is alam ko na kung saan ko gagalawin, kasi dyan na diyan ko nagagamit yung experience kung talagay nila, kasi yung mga bagay na yan dumaan na sa akin na karanasan. Kaya kung ano, kung sa issue lang, yung mga ganyan na issue na basic lang na,
tawagin. Pero pagka hindi mo alam kung anong pinagmumulan, hahanapin mo pa, yun ang problema. Tatagal yung trabaho, shortcutin, mababago yung wiring, kasi shortcutin ng iba yan. Diba? So ngayon dyan, ang suspect ko dyan, usually dyan yung wiper motor sa likod. So dahil nag-uulan, front tayo sa mga shorted, lalo pag may mga open wire o kaya may merong mga piyesa o may mga ilaw na napapasok ng tubig, yan, magiging front niya sa shorted. O kaya moisture, malamig ang panahon, yan, nagmo-moist yung mga piyesa, lalo yung may mga board, no, na naku-front sa lamig o sa basa, nagmo-moist yan, hindi nagkakaroon ng shorted, no. So mamaya tignan natin yung mga back door, kung saan talaga nanggagaling doon. Check natin kung sa wiper motor na. O kaya, minsan naman yan, may dumidikit na wire sa pinto, kakabagsak, nagkakaroon na ng open wire. So, isang dahilan yun. So, nakadikit na siya. Kaya, ang nangyayari, kakaroon ng ground, bumabalik doon sa fuse or sa relay, puputokin niya yung fuse. Okay? Okay, so, tirahin na natin to. Yan. So, kailangan natin tanggalin tong sidings para makita natin kung anong issue. Ngayon natin i-check dyan kung medyo may dikit na wire, no? Pag wala naman, possible motor. Tanggalin natin yung socket ng motor. Okay, so yung wire na galing doon sa taas, ito na yan ngayon, bumaba dito. So titignan mo dyan, baka mamaya nakadikit yan. Ayan. Ayan. So wala. Ayan. Wala. Ayan. Nakita nyo, ayan, tubig, basa. Kasi sinasabi ko parang sa shorted, kasi hindi natin alam pinapasok ang tubig yan. Ayan, may mga marka. Ayan. And then makikita nyo dito, basa, moisture. Ayan. So yung pinaka ano niya, wiper motor. Ayan. Basa din. Tatanggalin natin ngayon to. Tinanggal natin yan, ibabalik natin yun doon dito, kaso hindi natin malalagay, umuulan eh, hindi mamaya umuulan yan. Balik natin yan, minsan sa taillight, so iba naman ang puputok pag taillight. Ito yung wire na yan, papunta yan doon sa nilagay mong led, diba naka-led ka na? Led na, ano naman diba yung Brake light? Walang brake light dito, brake light yan. Nakalit ka na, nakita ko eh. Ito, yan. So, ito tatanggalin natin sa wiper. Tignan natin kung mawawala yung shorted mamaya. So, patitirahin lang natin yung ulan. Baka mabasa tayo at dumami tayo. Okay. So, yan. Still working. 2 minutes na, no?
So hindi na pumuntok yung fuse niya. Hindi na pumuntok yung fuse sa So pwede na natin ibalik yung socket dahil tinanggal ko yung wiper motor yung connection. So balik natin itong socket. Okay. So binalik natin sa mga socket ito at pumutok. Eh mali ang tiyamba, no? Ito. Suman, suman ba, suman. Okay, okay, okay. So, dito na kayo, located yan. So, kakapay mo talaga yan. Ayan. So, tinanggal ko na lahat ng socket para namatay? Yun. Okay. Namatay? Ano yung nilagay ko? Na pangalawa. Ito. Yan. Okay, lagyan mo rin yung fuse. Ah. Medyo inamoy ako nga. Pumutok yung fuse, ha? Yan. So, ibig sabihin, wala sa wiper. Pumutok? Yan. Ayan. Pumutok. Ngayon, lagyan mo ulit. Tignan natin kung alin. Dito. Isa-isa lang natin ngayon gagawin. So, yung nakakabit, dalawa, maliban sa defogger. No? So, yung defogger, hindi nakakabit yung defogger. So, hindi natin, ha? Kabit natin itong wiper motor. Okay. So ngayon, nakakabit na yung wiper motor. Yan. Ang may problema ngayon, ito. So, ito yung defogger. Ito yung supply niyan. Ito yung ground. Dito siya nagmula. Ito. Kasi nakatanggal ngayon yung ano dyan. Tanggal yung defogger lang, pero ayun! Yun na. Ito may nag-spark. Dito nag-spark eh, di ba? Ayan. So, sabi ko sa inyo, meron minsan open wire. Nag-spark siya. Pumutok ba yung fuse? Pumutok. Nawala yun. Nawala? Tignan mo. So, ayan. Dito nag-spark. So, dito siya tumatama. Hanapin natin yan. May open wire dyan. Palitan mo ulit. Pwede na naman. Dapat nag-jump wire muna tayo para hindi maubos yung dito namin nakita yung nag-spark. Nasaan ka? So merong possible may open wire na dito. Wait lang guys, ha?
Kailangan ng dalawang kamay para makita natin. Basta mo. Okay. So yan. Sabi sabihin mayroong light na dumikit dito. Kumpisa pumupunta ako sa wiper. So check natin dito sa sakit ng wiper kung ano yung light.
Flexible din si Capworx eh, no, diba? Guys, so ayan, working na. Diyan tuloy-tuloy na rin yung ulan. Na-timingan natin, nagsingit natin yung trabaho para makabiyahe ito. No? Okay. So makita nyo dyan, na-update talaga natin yung experience. Medyo tatsamba mo lang. Saka yung doubt mo, kailangan ma-actual check mo talaga siya. Ma-actual mo makita yung trouble. Gaya nyo, sabi ko kanina, pwede sa motor, pwedeng dumikit sa body ground. So nakita nyo, dumikit sa body ground. Then naayos naman natin, no? So sabi ko nga sa inyo, pag may chamba, mayroon.